natutunan ko na lang din the last 5 years. Welcome to the Biggest Loser Camp, my 12 official contestants. Early part of 2011, they launched Biggest Loser in the Philippines. Sabi ko, maging parte ng show na yan. Sorry ako yan eh. Hanggang sa series of events, circumstances, and decisions led me to ABS-CBN. Kumbaga, nagkataon, nagkatagpo sa tamang pagkakataon. Kaya naman sa pagharap ko sa malaking responsibilidad ng pag-alalay sa mga taong gustong bumangon at baguhin ang kanilang mga buhay tulad ko. Isang grupo ng mga individual ang aking makakasama para makamit ang iisang mithiin. Ang tulungan ng ating mga bigating kapamilya tungo sa pangarap nilang mas magaan na buhay. Sila ang mga taong nagpatunay na walang imposible sa taong may pangarap. Lalo pat ang bigat ng buhay, mas magaan pag may karamay. Mga kapamilya, ito ang Team Biggest Loser. Samahan ng bigating double sa iba't ibang hamon na susubok sa kanilang tatag at determinasyon. Nariyan ang ating challenge masters, Robbie Domingo at Mateo Gudicelli. I am Robbie Domingo and I'll be one of the game masters para sa Biggest Loser Pinoy Edition Doubles. Dati, lalo pag grade school, kinukutya ka, inaasar ka na, oy, taba, taba. Siguro out of insecurity, nagsimula akong maglaro ng basketball, nagsimula akong tumakbo araw-araw, hanggang sa nakita ko may resultang, uy, kumayat na pala ako konti. Sa pagpasok ng true blue Atenista na si Robbie! Akala ko dati, yung pag-usap sa tao, it's all about you telling your experience. Gradually, napunta ako sa PBB, I Dare You, The Voice, it's not about me. It's about the other person at ikaw, bilang tao, makikinig ka. At ang trabaho ko ngayon, makinig at sabihin yung story nito sa lahat. Ako po si Mateo Gudicelli. Nandito po ako sa Biggest Loser bilang isang challenge master. Kung gusto mo maging competitive sa isang sport, kailangan mo talaga i-push yung sarili mo 110%. Sa mga races, after you swim, you bike, now you're running, taas-taas ng fatigue level mo, sakit ng mga legs mo, iisipin mo lahat ng hours na training ka, you get emotional, parang your heart gets soft. And when you cross that finish line, ang sarap-sarap ng feeling, diba? All the hours you devoted for the sport, parang it did something positive to you. What's up, guys? What's up, bro? Bilang isang challenge master, makarelate talaga ako sa mga contestants, diba? Nandun lang ako to facilitate the challenges and of course to push them to their limits. One, go! Nung nalaman ko sa una na dalawa kami magiging challenge masters, natutuhanin ko na, na-intimidate ako. Nagkasama kami sa dressing room, nagkakasama kami sa mga challenges. Nakakatuwa pala yung Mateo Gudicelli na yun. At ang kawalan ng kumpiyansa ni Brian ay marahil dahil... Amen, brother. Amen, pare. Last 45 na. Makulit si Rob, eh. Mga tumatakbo po dito ay kinari namin talaga. Professional snatchers po sila. Minsan nakakainis, pero... Mabait naman si Rob. He's a really nice guy. He's a nice co-host to work with. 3, 2, 1. One arm down. Minsan sa challenges nakakita natin na yung mga contestants gusto nila mag-give up. Nag-aaway na sila sa ka-double nila. Ayoko nang gawin. Masakit na. Quit na natin. Uwi na tayo. Siyempre, nandun ako para i-remind sa kanila na kung mong sabihin yan. Don't give up! Isipin niyo yung price niyo! 30,000! 2 pounds! Kung si Mateo yung very serious, siyempre, I try to be lighter. At dito sa show na to, gusto kong ipakita na kahit sobrang hirap na challenge pa yan, anito kami para sa inyo. Matt, medic! You're gonna see them have a hard time. You're gonna see them cry. You're gonna see them try to quit. But we're not gonna let them quit. We're gonna make them push them to the end. Para gabayan ang double sa tamang paraan ng pagpapapayat, nariyan ang ating trainers, Coach Jim at Coach Tony Sare. Ako si Coach Jim, at ito ang aking asawa, si Coach Tony. When I first saw
Tony, I was with Santa Lucia basketball team. Nung una ko siya nakita, talaga napatingin ako. Tapos sinabi ko kay mga players, "Uy, ang cute niya." Sinabihan ko yung isang player ko, "Jonas, nakita mo yung babaeng yan. Yan ang babaeng papakasal ko." Marami kami sigurong common interest nito. It's as simple as yayain ko siya mag-workout. And it just felt so natural. Pagtanggap ko sa role ng trainer, isa yun sa mga desisyon na hindi ko pa nagsisisihan talaga. Hey, let's go, Blue! Come on! Go, man! Kahit na namimiss ko yung mundo na pagtitrain sa mga atleta, iba yung nagtitrain ka ng regular na tao kasi buhay nila yung pinag-uusapan natin dito. Coach Tony has always been there talaga. Behind the scenes nga lang, since season 1 pa. I'd like to think na na-influensyahan ko sila in a good way. Alam mo, to this day, they have become coaches already. Sa isang araw, may tatanggap akong tawag. Naghahanap sila ng female coach. Nung sinabi kung gusto ko daw mag-audition, sabi ko, "Sir, salamat ha. Buti pa kayo, naalala niyo ako. Itong mamang ito, si Coach Jim, hindi man ako naisip ipadala o maalala." Sa season na to, since kami dalawa ngayon ang trainer sa show, nagko-compliment kami. Ako usually yung sa scientific side. Yun ang pinapasok ko kagad dito. Keep going! Every inch, every second, every rep, tandaan nyo! Si Coach Tony naman, even sa camps namin sa labas, siya yung tumutulong sa tao, kumoconnect siya in an emotional, psychological level. Tingnan mo ako. Coach mo ako, di ba? Nandito lang kami para sa'yo. You have to know each student differently. Kasi bawat estudyante, iba-iba yung pag-attack mo dyan eh. Yeah, I'm really excited. Kasi alam na alam niya yung mga kulang ko. So, ang mangyayari yan, since kami dalawa ngayon sa show, yung contestants natin, full package talaga matatanggap nila. Tsaka sa season na to, meron tayong ginawa na hindi pa ginagawa sa kahit anong Biggest Loser franchise all over the world. Nagpanggap ako bilang isang pasyente. Magaling na po ako. Bilang isang tourist. Can I have your name, please, sir? Damenga. Kung hindi kinakain nila doon, pwede dala mo rin kami dito. Oh, no. Ang dami. Bibitayin na ba tayo bukas? Yung pagdating ko dito, buhay na saksak ka. Traumatized talaga ako sa tao. Pangako ko na gagawin ko lahat. Mabalik lang yung tiwala niyo sa akin. Kung hindi ko siya mamahalin, sino pa? Handa akong ibigay lahat. I want to be a better person so I can be a better father, I can be a better husband. Sa pagbabalik ng bigating reality show ng bansa, welcome sa inyong gym! Labing-apat na bigating Pinoy pairs ang haharap sa dobleng pagbabago. Mag-ina, magkapatid, magkasintahan, showbiz royalties, office mates, sisters, magtropa, magpinsan, brothers, kambal, ex-cheerleaders, bilbili beauties, bigating wapings, mag-asawa. Ang hindi mo kaya mag-isa, makakamit mo kapag may kasama ka. The Biggest Loser Pinoy Edition Doubles. Ngayong Lunes na, after The Legal Wife. Lumibot sa Luzon, Visayas at Mindanao ang Team Biggest Loser para isa-isang kilalanin ang mga aspiring doubles na gustong makapasok sa Biggest Loser Cup. May pinuntahan sa bahay. Pasok. Kumusta? May binisita sa trabaho. Hi guys. Oh my God. How are you? At mayroon din namang sumabak agad sa pagsubok. Let's go, coach! Iba't ibang paraan ng pagkilala, pero iisa lang ang pakay ng Team BL. Ang malaman ang kwento ng bawat aspiring double at matulungan silang simula ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Sa Biggest Loser Season 1, nakilala ko yung mga contestants sa loob na ng camp. Ngayong Season 2, meron tayong Sugod Bahay. Alam mo ang laking tulong ng Sugod Bahay kasi nakilala ko sila bago pa pumasok sa camp. Nakita mo yung bahay nila. Nakita mo kung ano ang pinagdadaanan nila. Nakita mo yung environment nila, yung mga kapitbahay. Ang dami ko kaagad natutunan. Nurse? Nagpanggap ako bilang isang pasyente. May allergies? Magaling na po ako. Bilang isang tourist. Zipline eh? Yes po, sir. Zipline po. Zipline eh? Here, sir. Zipline. Can I have your name, please, sir? Damenga.
alam mo yun, nakiliti ko yung iba't ibang personalidad ko na hindi ko na-imagine na pwede ko palang gawin. Ang Biggest Loser journey mo ay magisimula na ngayon. Ah, sis! Oh my God, akala ko ano palang interview. Yung galing sabi sa akin. Makita mo yung reaction nila, yun yung feeling na hindi ko makakalimutan eh. Priceless. Nandito tayo ngayon sa isang mga paboritong Italian restaurant sa mag-asawang si Carl at Cayenne. At malalaman natin kung gaano sila karami kumain. Si Carl at Cayenne, yung setup namin doon iba kasi merong hidden camera. Iba talaga ang kilo sa isang tao kung alam nilang walang nakatingin sa kanila. Doon sa hidden camera na yun, pinapanood namin paano sila kumain. Marami kami natutunan doon eh. Partner favor naman, kunin yung kinakain nila doon, pwede dalang mo rin kami dito. Yes, sir. Sige, thank you ah. Thank you. Apo, 100 plus pounds. Oh, andito na ating food. Try. Sarap. Sarap. Sarap kumain, di ba? Oh, no. Oh, no. Wow. Thank you. Thank you. Imposible. Imposible makain natin. Talagang impossible. Oh, wow. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Nalulunod na ako. Bibitayin na ba may tayo bukas? Adeline Tremblay. Isa yung sa gusto natin baguhin sa mga tao na hindi mo kailangan mindless sa pagkakain. Kailangan talaga pag-isipan natin yung kinakain natin. Nung bumunta kami sa Cebu, ang contest natin si Mai tsaka si Bien, they work in a call center. Para lang matesting kung gaano ba ka-active talaga mga tao nagtatrabaho sa call center, kinabitan natin ng pedometer si Mai tsaka si Bien. Sinusukat ng pedometer ang dami ng steps na nilalakad ng isang tao. Kapag ikaw ay nakapaglakad ng 5,000 steps, ikaw ay sedentary o hindi sapat ang ginagawa mong pagkilos sa isang araw. Kapag ikaw ay nakapaglakad ng 10,000 steps, ikaw ay active at sapat ang ginagawa mong pagkilos. So most of the time talaga, nakaupo lang ka sa office. Kahit nakaupo lang ako at pag alam ko na this time is kainan na, yung mindset ko parang gutom na ako, I should get what I deserve. So dapat kakain ako ng marami. Hi guys! Hi guys! Hi! Mai, ikaw ay naka 3,849. Nagulat talaga ako kasi I'm even below the target ng for sedentary. Hala no, grabe pala! Yeah, meron kang score ng 7,347 steps. Hindi maganda to kasi malaking chance ngayon na karamihan sa mga nasa call center ay sedentary yung lifestyle nila. Pero yung gusto natin ipakita naman sa lahat, hindi excuse to eh. Ang exercise talaga, kailangan gawa mo ng paraan. Whether nagtatrabaho ka sa call center agency or whether you are working as a regular person. Going to this project, sabi ko challenge master ako. Pero hindi eh, parang my life is involved in their life. We were walking around Pembo at kapag nakakita niya mga tao, parang takot siya eh. Parang lumalayo siya sa mga tao eh. Tapos na-notice ko talaga yan. Tapos mamaya sinabi pala niya sa akin na he was stabbed before. Yung pagdating ko dito, kaya tignan mo nga, nasuntok, boy, nasaksak ka. Sabi ko, oh, talaga? Doon ko na nalaman na nasaksak ako. Traumatized talaga ako sa tao. They open up to you na malungkot sila sa buhay. Gusto talaga nila itong Biggest Loser, hindi lang para sa pera, pero para ma-prove nila sa sarili nila at para sa magulang nila at para sa mga loved ones nila na kaya nila eh. Hello! Magandang tanghali po! I'm very happy na nagkaroon kami ng mas personal connection sa mga contestants natin bago pa man sila pumunta sa loob ng camp. Nakilala mo yung mga taong nakapaligid sa kanila, malaking bagay din yun. Umasok ka ng bahay nila eh, di ba? Kapag ka pumapasok tayo ng bahay ng isang tao, pinapatuloy nila tayo sa bahay nila. It's very symbolic. They are letting you in to their lives. Good feeling eh. Yun, nakita ko talaga yung paano yung lifestyle nila. Nakita ko yung mga masamang pagkain kinakain nila, di ba? I hope, pagkatapos ng Biggest Loser journey nila, pagbalik namin sa bahay, if ever,
maiba na yung lifestyle nila. Tapos malalaman na lang nila, dito na magsisimula ang panibagong buhay mo. Sarap. Sa loob ng 30 days, kailangan niyo magbawas ng timbang. Pagkatapos ng 30 days, lahat ng mga doubles ay magkikita-kita sa timbangan ng bayan. Sa loob ng 30 days, kailangan niyo magbawas ng timbang sa pamamagitan ng pagkain ng tama at wastong ehersisyo. Dahil pagkatapos ng 30 days, lahat ng mga doubles na katulad ninyo ay magkikita-kita sa timbangan ng bayan. Kaya tayo may 30-day challenge kasi gusto natin makita kung gaano ka-motivated ang ating mga contestants. Malaking bagay na gawin nila na makapagbawas ng timbang sa labas ng camp. Kasi yun naman ang babalikan nila eh. So part ng 30-day challenge, turuan natin yung mga contestants na gamitin kung anumang bagay-bagay yung nakikita nila sa paligid nila para ma-inculcate na nila sa pangangatawan nila or lifestyle nila yung pagiging fit within 30 days. Marami kasi mga contestants natin magbibigay ng dahilan na, Coach, wala kaming gym eh. Coach, malayo ako sa ganito, malayo sa ganon. So itong tinuro namin sa kanila, mga pwede lang gawin sa bahay para talagang walang excuse. Itong tuwalya at saka lumang t-shirt, ito ang magiging exercise tool nyo. Nabili ba ko nung inintroduce ni coach niya yung mga bagay na yung mga basahan, yung mga towel, na wala akong idea na pwede pala yun. Ready? Kanya-kanyang bilang. Go! Tuloy nyo lang guys, tuloy nyo. Ramdaman nyo talaga yung muscle nyo guys. Kailangan medyo nanginginig siya habang inahatak nyo. Okay, kailangan tisim mo. Kailangan tisim mo. Okay, relax. Si Carol, lumabas ng Cebu. Parang ano ba yung nabig niya? Sakit-sakit dito. Go! Good. Good. Doing good, guys. Araw-araw, ito yung ginagawa ng tatay namin. Ilang case yon ng soft drinks at beer. So parang na-feel ko yung hirap niya. Three, two, one! Ganun pala yung hirap sa amin ng father ko para itaguyod kami. Sobrang nakaka-inspire. Alam mo, napaka-importante talaga makilala mo sila. Kasi pag hindi mo sila kilala, hindi mo alam paano sila a-approachin. Hindi naman namin talaga trabaho yung pahirapan sila eh. Ang pinaka-trabaho na isang magaling na trainer ay alamin kung paano sila ma-motivate. Mommy, go, go, go! Go, go, go! I'm going, guys. Keep it going. Lower, lower with the line. Ini-encourage naman niya ako. So talaga ako, pinaasok ko na lang sa utak ko, para kay Case to. Para kay Case to. Sige na, tapusin ko na. Nakita mo naman kaya. Daddy naman. Nakita mo naman kaya ng reason mo. Yeah. Yung maganda sa 30-day challenge, since double sila, hindi lang yung sarili nila yung kailangan nila problemahin eh. Kasi may partner sila, so dapat pati yung partner nila, mamotivate din nila. 300 steps! Naisip niyo ba? Tin! Come on guys, keep on going! Tin! Papatunayan mo pa sa akin. Okay ka lang ba, hindi? Ayoko na, pero hindi ko, ayoko sabihin sa kanya yun. Kasi syempre, baka ma-down ko siya. Okay ka lang ba, hindi? Masama na ba makiramdam mo? Eh ano? Nagbabago na ang dynamics kahit gaano ka ka-motivated as an individual. Pag may partner ka, kalahati lang ang porsyento mo makapasok dahil 50% ka lang ng 100 na yon. Mm-hmm. Ayaw mo na? Ha? Hindi ko kailangan. Kung ayaw mo, okay lang sa akin. Kung gusto mo ba mag-continue? Kaya normal lang yan, nanapagod ka. Bukas, pag gawin mo yan, okay, mas okay ka na. Ha?
Oh, may lipstick ka pa. Ang gabi ng pawis mo. Lipstick mo, andyan pa. Oh. Alam mo, pag gusto mong magbagong buhay, napakahirap. Andali simulan, andali sabihin. Pero para ituloy mo, continuously, especially for 30 days, ibang usapan yan. Napaka-importante meron kang karamay. Kasi itong support group mo, yan ang magpupush sa'yo para ituloy pa rin itong journey mo. Carl, syagain natin to. It's 30 days. But this 30 days na to, this could change our life. Tayo magsusulat nito, tayo maggagawa ng ending nito. Talagang nasa sa atin kung gagawin natin to ng tama o hindi. So dito sa show, sa doubles, hindi lang naman maging karamay yung kasama nila eh. Basta kaming lahat, ako, si Coach Tony, si Robbie, si Matt, si Iza, lahat kami karamay nila eh. And we're all in this together to help all of our contestants to become successful sa journey nila. Mga kapamilya, sa darating na February 3, samahan po natin ang 14 na mga bigating doubles sa mga kwento ng pagbangon at pagbabago tungo sa kanilang mga pangarap. Sa muling pagbabalik ng pinakamalaking reality show ng bansa, ang Biggest Loser Pinoy Edition, Doubles. Ito po ang inyong lingkod, Iza Calzado, na nagsasabing ang bigat ng buhay, mas magaan pag may karama. Sa pagbabalik ng Biggest Loser Pinoy Edition, ang mga timbang lalong bibigat. Dahil ngayon, ang ating mga bigating Pinoy dodoble. 14 na pares ng doubles. Sama-sama, sila ay magbabawas ng timbang para baguhin ang kanilang mga kapalaran.